Welcome back to my channel. So for today's video, magkakaroon tayo ng bagong product review. And yung product na i-review ko ngayon guys ay kilala na sa market at sa mga shop online shopping platform sa Pinas. So ito guys ay matagal na talaga sa market. So pero mga 1 month ko na siyang ginagamit. More than a month na sana guys. Kaso nagkasakit ngayon dalawang anak namin at pinakamalala si Bunso. So medyo natigil ako. So ito yung si Rosmar Bleaching Whip Scrub. So, bumili ako nito guys kasi nga trending siya. Una ko siyang napanood guys sa TikTok na nagte-trending siya kasi laging naka-live doon si Miss Rosmar. Tapos sa Facebook, sa Shopee, sa Lazada, napakaingay at parang bestseller itong product na to. Na-try ko na yung kanyang soap. So, tinry ko din yung kanyang bleaching whip scrub kasi nga na-amaze naman ako sa result na soap. Kasi hindi ko na siya natuloy. Kasi nga meron naman akong bagong ginagamit na soap. So, ayun. Tinry ko itong si Rosmar Bleaching Whip Scrub. Sa TikTok ko siya nabili, guys. And nakamura ako dito kasi nung first order ko sa TikTok, meron akong discount. So, sa kanyang box, guys. Ayan, tinago ko pa talaga yung box. Ayan. Yung box niya, guys. Nakapangalanan din yung pangalan niya sa ibabaw. Yung Rosmar Bleaching Instant Whitening Bleaching Whip Scrub. Andito yung sa gilid naman niya, meron ditong how to apply, yun dyan yung storage nakalagay dyan, andyan yung benefits nakalagay dyan guys lahat, and yung ingredients and yung warning niya. So hindi ko na siya babasahin guys kasi alam ko, hindi naman kayo, tawag dito, hindi naman kayo interesado siguro doon, diba? So doon na tayo guys sa effect niya sa akin. So una guys, nung unang dumating ito sa akin, na-excite ako. So, ginamit ko siya agad. And, ang first impression ko sa kanya is hindi ako believe. Kasi, this is whip scrub. Scrub. May ganun. So, ang nag-expect ako na parang marami siyang beads na isa-scrub nga talaga sa whole body. Pero, hindi siya ganun, guys. Ayan, sure dito siya. Ayan, onti na lang. May tira pa yan, guys. Hindi kito. Ayan, meron pa siya. Meron pa. Ayan, so, tapos hindi din siya na lalaglag at ginagayang tak-tak-tak-tak, hindi siya mahuhulog, ayan. Madami pa tong tira, and hindi ko lang nagustuhan dito, yung sabi kasi niya, mabango siya. Yung iba siguro gusto yung scent na parang powder daw yung scent, pero hindi ako nababanguhan guys. And hindi ko lang gusto yung scent. Mabango siya kung mabango siguro sa inyo, pero hindi ko type kasi parang masyado siyang matapang para sa akin. So, naaalala ko yung parang pabango ng lola ko dati. Parang ganito yung amoy. So, ayun. Yun na nga guys. Balik tayo dun sa scrub. Hindi ako na-amaze sa kanya. And medyo na-disappoint ako kasi nung tinry ko na siya, yun nga, malalaki yung beads niya. And unti lang siya. More like para siyang, para siyang lotion. Feeling ko, akala ko first time, mas malagkit. So, inoko na lang siya. Binabad ko siya for 30 minutes tapos binanlawan. So makapal yung paglalagay ko noon kasi nga pagkaligo nagbanlaw lang ako onte tapos nag-scrub ako tapos after noon 30 minutes na babad nagbanlaw ako ulit. So parang hindi ko pa nakita yung instant result na sinasabi, yung instant whitening na claims niya. Pero guys, kahit na ganun yung beads niya, kahit na malalaki at onte lang, ang soft niya sa skin. As in, guys, parang nung ang skin ko kasi, guys, parang dito, parang matigas. Hindi ko alam, ha. Pero parang hindi siya ganun ka-fluffy pagka pinisil-pisil mo. Alam mo yung, yung balat ng baby pagka pinisil-pisil mo. Di ba ang soft-soft na parang cotton. So, parang ganun yung gusto kong skin sana. And na-achieve ko yun dito. Doon ako na-amaze, guys. And yun nga, sa paggamit ko sa kanya na binababad ko siya for 30 minutes while naliligo ako, tapos binabalawan agad, hindi ako nasasatisfy. So, parang ginamit ko, sabi naman dito, no rinse formula ito. So, ayan, no rinse formula siya. So, tinry ko nga, what if itry ko siya? So, tinry ko siya tuwing gabi, nilalagay ko siya, manipis lang guys, kasi nga, hindi ko siya i-rinse eh. Kinabukasan pa pag maligo ako, saka ko lang siya i-rinse. So, yun, nilagay ko siya sa balat ko for 3 times a week yata ako naglagay. Parang in-alternate ko lang siya. So, the first night guys, sa paglagay ko sa kanya, nung binalawan ko siya kay na umagahan, ang ganda! Eh,
actually, hindi ko pa siya nababanlawan. Pagkagising ko guys sa umaga, ang ganda talaga ng skin ko. Ang puti-puti niya. Lalo ng pagka tinamaan ako guys ng araw. Ang puti talaga. And parang nai-amaze ako sa balat ko sa legs. Kasi legs talaga guys ako nag-focus. Kasi parang ang feeling ko sa legs ko may hindi pantay dun sa binti ko na kulay. So yun yung parang gusto kong pantayin. And marami din akong tawag dito. Ang dami akong peklat nung pagkabata ko pa guys na hanggang ngayon hindi siya nawawala. Gusto ko lang sana siyang kahit mag-ano man lang ma-lighten. So itong product na to guys helps me para ma-lighten talaga yung mga peklat ko doon sa binti at sa tuhod ko. So ayun, ginamit ko nga siya for 3 times a week. Tapos hindi ako satisfied kasi nga nagugustuhan ko yung nakikita ko tuwing ina-apply ko siya and kinaumaga. Nagugustuhan ko talaga yung texture ng skin ko, ang soft niya, and alam mo yung parang nagkakaroon siya ng glass skin effect sa akin. So parang nagugustuhan ko, ginawa ko is what if i-everyday ko siya. So na-everyday ko siya for a week. And guys, ang ganda talaga. So meron akong ipa-flash na picture na parang kahit ako hindi naman ako ganun sa skin ko. Sabihin na natin gumagawa nga ako ng mga mas nile-level up ko yung mga product na ginagamit ko. Like magdadagdag ako ng kalamansi. Para ano, pero hindi ako ganun ka-satisfied. And parang hindi ako ganun ka na-amaze sa ginagawa ko sa pag-level up sa mga produkto na ginagamit ko. And dito guys, na talaga na-amaze talaga ako. And hindi niya ako dinis-appoint. Hindi ko na siya gagamitin talaga guys ng pagpaligo. Mas more on maganda siya gamitin overnight. So, ang texture naman niya guys, or ang feeling niya naman, hindi naman siya ganun kalagkit. So, kung manipis lang ilalagay mo sa kanya, and gagamitin mo siya na hindi mo na siya i-rinse, ibababad mo siya for overnight, huwag ka mag-alala kasi hindi siya malagkit. And hindi ba makalat sa kama namin, kung maitatanong nyo, hindi siya makalat guys, kasi pag nilagay ko siya sa gabi, aantayin ko muna siya matuyo, tapos itataktak ko na lahat ng mga beads, kasi meron nga diba siyang scrub. So aantayin ko siyang matuyo tapos itataktak ko na siya. And sinasabi naman nila guys na hindi daw maganda na araw-araw mag scrub kasi nakakasira daw at nakakagasgas daw yun ng skin. So ako naman, hindi ko naman siya as in kasi sinascrub ng sobra. So ginagawa ko siya parang lotion. Ina-apply ko siya ng paganyan. Kung may scrub dyan, di scrub lang ko onte. And kung natuyo na siya, tinatanggal ko na lang siya ganun. So kahit tingnan niyo guys, ayan, 1 week na akong hindi nakapaglagay guys kasi nga si baby ay nagkasakit. So parang hindi ko maasikaso ang paglalagay ganun. Tsaka yung sakit niya kasi guys is nagtatae siya. So parang ayoko munang maglagay ng kahit ano sa skin ko or kahit anong maamoy niya maka-trigger sa kanya because my son has a G6PD deficiency, dalawa sila. So ayoko mo nang may magkaroon ng magka-trigger. Kahit sabihin natin na wala naman sa ingredients ito na nakaka-trigger, yung amoy lang niya guys, ayoko mas lalo makapagpasama sa pakaramdam nila. So ayun, nag-stop muna ako, pero until now talaga guys, yung naiiwan niyang tawag dito, white sa akin or results sa akin, ayun na, amis pa rin ako. Parang alam niyo yun, parang nagga-glass skin pa rin siya, napapansin nyo ba? So, ayun, ang ganda. Lalo na dito guys sa braso ko. Yung skin ko kasi guys, kapag hindi na maintain yung paggamit dun sa whitening, para siyang nagkakaroon ng parang, tawag dito, para siyang libag. Pero hindi mo siya libag. Mukha siyang may libag. Ano na kulay na skin. And I don't like it. Gusto ko kasi talagang smooth and katulad ng dati, di ba? Pagka, nung una-una ko talaga tingin dito, guys. Nung talagang self ko palang inaasikaso ko, wala pa akong mga anak. Talagang alaga yung skin ko. So, gusto ko sana maibalik yon. And, guys, convenient sa mga nanay na katulad ko. Kasi ako, aminin natin kung nanay ka na, parang wala ka na masyadong time sa pagligo. Kasi ako, guys, 5 minutes na yung pinakamabilis kong ligo. At pinakamatagal kong ligo guys, yun na yung pinakamahaba kong ligo as a nanay, lalong lalo na pag walang bantay yung anak kong bunso. So si ang aking panganay, okay lang yun kasi kahit iwan ko siya dyan maglalaro siya mag-isa, ayos lang. Itong si bunso ko na masyado siyang clingy sa akin, so 5 minutes yun na yung pinakamahaba kong ligo guys. So ito,
kung gusto mo guys na mag-improve yung skin mo as a mom, kasi syempre kailangan din natin alagaan ang sarili natin kahit na nanay na tayo, hindi puro bata, hindi puro asawa, di ba? So tayo dapat, kailangan din natin mag-alaga sa sarili natin. So ayun, marirecommend ko talaga siya guys sa mga nanay na busy dyan. Kung gusto niyo magpaganda, kung gusto niyo mag-glow up guys, and go tayo guys. And itong bleaching whip scrub ni Rosmar, very effective siya guys, and matutuwa din kayo sa result niya, kasi ako tuwa talaga ako sa result niya. And meron pa pala ako guys isang product na Rosmar din na nire-review ngayon. So sa susunod ko guys na video, i-upload ko yung ano yun, tungkol naman yun sa Madre de Cacao ni Rosmar. So ayun guys, para din yun sa mga mommies and babies guys. So abangan nyo yung magiging review ko doon. So ayun guys, if you're a mom, kahit hindi ka mommy, kahit ikaw yung teenager or gusto mong magpaputi pero busy ka, kunwari nagtatrabaho sa call center, wala kang time, pwede ka mag-apply dito guys as lotion, tapos balawan mo na lang siya pagka maliligo ka na or pag may time ka na. So ayun, huwag naman yung dalawang araw mo siyang ano dyan, syempre araw-araw parang tayo dapat mag-rinse and magligo. So ayun, I hope you guys like this video, and if you do, please give it a thumbs up. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, please click on the button below and the bell so you'll get notified once I have a new video. So, and guys, bye-bye!